10 Katotohanan sa Buhay Merchandiser sa Bansang Pilipinas Part 2. Number 1. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng merchandiser na, bago makapag-out ay kailangan mo nang hubarin ng sapatos at medyas, dahil baka may nakalagay daw na isang sako ng bigas sa sapatos, charot. Number 2. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng merchandiser na, nagiging bagger, nagiging janitor, nagiging bodegero, nagiging receiving clerk, tapos pag nakagawa ng konting mali, tatanggalin agad, ganun-ganun lang tapos agad ang career. Number 3. Alam mo ba na sa Pilipinas lang may supermarket na, may batas na bago makauwi ang merchandiser ay kailangan muna ng 50 empty box, ito ay nagsisilbing kanilang gate pass. Number 4. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng merchandiser na, kapag kinainan ang kanyang facing ng kanyang katabi, ito ay kanyang irere box, ang masakit pa nito itatago pa at paglabas BO na, expired pa, wow, napakalupe talaga. Number 5. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng merchandiser na, kapag pinakisuyuan mo mag-withdraw, or magbuhat, kailangan pag break time may pa-cover ka sa kanila. Kung hindi, never ka nang makakaulit sa kanila. Magaling kang kupal ka! Number 6. Alam mo ba na sa Pilipinas lang may supermarket na, mas binabantayan pa ang mga merchandiser kaysa sa mga shoplifter? At pag may Philpay Rage, merchandiser ang number 1 suspect, wow, ang galing, diba? Number 7. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng merchandiser na, may jowang HR, jowang manager, jowang supervisor, na nasa isang store lang pero hindi natatanggal. Pero kapag kapwa merchandiser ang magjowa sa isang store, tanggal agad, bawal daw pero pag sila pwede. Magaling kang kupal ka! Number 8. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng roving merchandiser na, kahit na ang store na hinahawakan niya, ay halos magkatapat lang ay may transpo pa, at naka-tricycle pa, special pa, tubang-tubo talaga sa pamasahe, galawang veterans merchandiser talaga. Magaling kang kupal ka! Number 9. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng merchandiser na, kailangan mong sumama sa delivery truck para maghatid ng mga pinamili ng customer, tapos pag narotahan ka ng boss or client mo na wala ka, hindi ka naman ay didepensa ng store mo. Ikaw pera ng lagot dahil bagsak ang display mo. Number 10. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng merchandiser na, kailangan mong mag-display ng products ng iba, kailangan mong mag-BO ng products ng iba, kailangan mong gawin dahil pag hindi ka sumunod, huwag ka na umasa na marirenew ka. Magaling kang kupal ka! Tandaan, lahat tayo, ay dadaan lang sa mundong ito, kaya kung ako sa inyo, magpapakabait na lang ako sa kapwa-tao ko, dahil lahat ng hindi magagandang ginawa nyo dito sa lupa ay ipagsusulit nyo, para sa langit, malaki ang pag-asa nyo.